Nagsisita yun na po ang lahat. Si Kristo ay muling nabuhay na nais sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, Alleluia, ipag-iwang ngayon. Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay. Si Kristo ay muling nabuhay, nalait sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, patuloy po tayong nagninilay sa kahiwagaan ng tagumpay ng pagkabuhay, na bago na ang lahat, hindi na tayo maaaring mabuhay katulad ng dati, sapagkat tinalo ni Jesus ang kamatayan. Meron pong kaharian na naghihintay sa atin pagkatapos ng yugto na ito sa lupang daigdig. At binuksan ng pagkabuhay ni Jesus itong napakagandang larangang naghihintay sa atin. Gayun din, pagdasal natin ang mga petisyon ng isa't isa, napakadami po mga intensyon. Nawa pakinggan, paboran ng Diyos ang ating mga inilalahad sa Kanya. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, naluba ako ng kasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupunin ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinaguni ka namin, pinasasalamatan na namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos namang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesus Kristo, Anak ng Ama.
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal ang patas-tasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos. Amen. Ng Diyos. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ang ligaya ng kawalang kamatayan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro
at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit, sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di naming ipahayag ang aming nakita't narinig." At sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit, saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway, aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako, upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Magsitayo na po ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria
Magdalena. Pitong demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na noon nahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamaan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa labing isa samantalang kumakain ang mga ito, pinagwikaan niya sila wag dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Ngayong Sabado ng pagkabuhay, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na muling nabuhay na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pakibati po ang isa't isa sa inyong kaliwat kanan. Maligayang Pasko ng pagkabuhay! Maligayang Pasko ng pagkabuhay! Maligayang Pasko ng pagkabuhay! Nabago po ang lahat ng pagkabuhay. Yung binati nyo sa katabi, baka hindi pa nyo binati. Ano ba tingin natin sa kapwa natin? Tayo yung mapaghusga. Diba? Parang minamaliit natin. Alam niyo ba ang paningin ng Diyos sa katabi ninyo? Yan ang pinagdiriwang natin. Baka hindi natin pinapahalagahan ang ating buhay. Hindi natin pinapahalaga ng sarili natin. Sino ba ako? Ano ba ako? Walang kwenta ako. Walang kwenta din yung katabi ko. May kwenta ka. Ito po yung buod. Sabado ng pagkabuhay. Walong araw po tayo nagdiriwang. Yung oktaba, bukas, linggo ng mabathalang awa. Di, ganito kahalaga. Ano yung mahalaga? Ikaw! Alam niyo ba yung presyo mo? Alam niyo ba yung pagtubo sa'yo? Ang mahal naman yan. Tayo, sip-sip, ba, bilyonaryo yan? Madatong yan? Ganyan ang sekular na paningin. Alam niyo ba yung presyo na pagtubo sa bawat isa sa atin? Dugo ni Jesus. Buhay ng Diyos. Pinagpalit ng Diyos ang sarili niya sa bawat isa sa atin. Yan ang pagnilay. Hindi mo pinapahalaga ng sarili mo. Hindi pinapahalaga ng katabi mo. Ngunit sa Diyos, mahalaga ka. Napakamahal. Kahit lahat ng pera sa mundo, hindi kayang matumbasan ang presyo ng dugo ng Panginoon. Alalahanin natin yan. Sige po. Sa ating unang pagbasa, Gawa ng mga Apostol, itong si Pedro mahina. Kailan siya tumiklop? Ang yabang-yabang ni Pedro. Kailan siya naging duwag? Doon sa pasyon pagdating sa Sanhedrin. Sinisikap niyang sumunod kay Jesus, pero pagdating sa Sanhedrin, nako, hindi ko na to kaya. Hanggang dito na lamang. Oh, di ba kasama ka niya? Hindi. Dumuwag na siya. Lumambot na siya.
Nang hina na siya, itinatwa niya 3 beses ang Panginoon. Ngunit ngayon, may pagkakataon siya sa reparasyon, sa pagtutuwid, nagsisi na siya. Ngayon sa Sanhedrin, sa harap ni Kayapas, sa harap ni Anas, dati duwag siya. Nang hina siya ngayon, ano sabi niya? Kanina hinahanap ko yung versikulo. Ang sabi ni, ito yung sagot ni Pedro kay Kayapas. Ito yung tugon ni Pedro kay Anas. Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos? Matapang. Ano ba? Susunod ba kami sa inyo o susunod kami sa Diyos? Iba na si Pedro. Ang ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, buod ng lahat ng mga aparisyon, pagpapakita ni Jesus sa buong linggong ito. Nagpakita si Jesus kay Maria Magdalena. Nagpakita si Jesus, mahaba-haba yung ebanghelyo, 11 kilometro ang haba. Sa 2 disipulo sa Emmaus, meron po tayong larawan doon sa altar, Emmaus yun. Kung napapansin ninyo, doon sa ilalim ng altar yun, Emmaus. Nagpakita si Jesus at nakilala sa paghahati ng tinapay. At sa 11 at sinabi, inutusan sila, ipangaral ninyo sa bawat kanto ng mundo ang mabuting balita. Yun din. Pinagtsatsagaan tayo ng Diyos si Maria Magdalena. 7 demonyo. Ilan bang demonyo sa iyo? Yeah. Kay Maria Magdalena, 7. Eh, sino magtsatsaga? Dami mo palang demonyo. Eh, kung tayo yan. Ha? At itong babae nito, siya pa yung tagapamalita. Ganyang kahalaga. Kaya kung tingin mo sa sarili mo, walang kwenta, baguhin mo yung pananaw mo. Ganyan ang Diyos. Kung sino ba akala na hindi karapat-dapat at pinaka, yun, hindi mahalaga, yung pa ang mahalaga sa Diyos. Una, ano yung kwento? 2 bagay sa mga aparisyon nito. Hindi nagpakita si Jesus kay Kayapas. Oh! Ikaw ha, Kayapas ka? Ikaw ha, Anas ka? Ginawa ba ni Jesus yun? Hindi. Nagpakita siya sa mga kaibigan niya. At sa mga kaibigan niya, oh, ito ako ha, Pedro ha, ito ako ha, Maria Magdalena ha, ito ako. Hindi rin. Pakikipagkaibigan, nakilala ni Maria Magdalena sa boses. Nakilala yung dalawang sa imayo sa paghahati ng tinapay. Nakilala nila. At yung mga disipulo sa huli ng maraming isda, eh yun ang lagda ni Jesus. Tayo ba? Kaya, kabarkada ba tayo ni Jesus? At nakikilala ba natin si Jesus? Yun po ang hamon sa atin. Sige po, pagnilayan po natin. Sa tulong ni Maria at ni San Jose, nawa pahalagahan natin ang kahiwagaan ng tagumpay ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa Diyos na ating Ama, sa Espiritu ng Kanyang Anak na muling nabuhay upang makibahagi sa ating buhay. Lunasan ang ating mga pag-aalinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Tugon po natin, Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu
ng Panginoong muling nabuhay habang ipinahahayag niya ang Panginoon sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Tayo naway hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkus ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga may sakit, naway paghinhawahin sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga yumao, naway maranasan ang mapanligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, pagkalooban mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong kaharian. Marapatin mo lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkalo mo kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig.
sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. Sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan, sana, sana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bagi niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapin na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Victor Mendoza. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Jorge, at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong, Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Yeah.
Sa tagubili na manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo, Apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyong aking kapayapaan, ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordeo ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordeo ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, pagkalooban sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinaupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at mga lay minister po ang mag-abot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang iyong pagdikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka, O Maria, na buhay ang iyong anak. Kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtagpo ang mag-ina. Manalangin na sa langit, kami po'y mapabilang. Ang bato ay sa pinto ng libingan, kayong lino ay iniwan, ang panyo'y nakatiklop. Nagpakita kay Simon Pedro, totoong nabuhay siya. Ebanghelyo'y ipahayag, sinilang ang simbahan. Diyos Ama'y ating anak siyang sambahin, Espiritu'y
ay siyang patnubay. Salamat sa santatlo, ating Diyos ay siyang umiibig, buhalhating Trinidad. Panginoon ay dakila sa ngayon at kailanman. Si Kristo'y muling nabuhay, magdiwang aleluya. Kamatayan ay tinalo, kalangit ay nabuksan. Kasalanan ay pinatawad, kaligtas ay dumating. Kagalingan kanyang sugat, kanyang krus ay tagumpay. Magalak ka o Maria, nabuhay ang anak, kalungkutan ay napawi, kasiyahan at tuwa. Sa salubong ay lumigaya, nagtago ang maghina. Manalangin na sa langit, kami po'y pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang kulay ng inyong inupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin pa rin natin ang physical distancing sa bawat isa. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pang magpakailanman. Ipagkalo mo kaming maluwalhating makarating sa pagkabuhay at magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na poong Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo, kahilingan yung angkan nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nilang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na huwag maalala ng mga pangalan sa binyag na ganag-ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Paglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan sa Kristo. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Alleluia! Alleluia! Cristo Padre Jesus Nazareno, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinarangal ka namin.
Magsiyo po muna ang lahat. Maaari na